update tayo dito sa project namin sa phase 5. Ayan. Hindi ako nakapag-update ng ilang araw kasi panay ang ulan na dito. Bali kanina, schedule namin ng buhos sa pinaka-islab. Ayan. Ayan siya. Actually, na-setup na nila to nung kailan ba nila to na-setup? Monday. Saturday yata. Friday yata o Saturday. Na-setup na nila yung pinakasapin sa islab. Ayan. So, bali kanina, medyo maganda yung panahon. Then, sinamantala nilang mabuhusan ng mabilis. Lahat dito, full force sila din nandito kanina. Wala kasi ako kasi naglaba ako. Ayan. So, kung makikita nyo, konti lang yung ating tukod, carry naman. No need na gumamit ng sobrang daming kahoy. Ayan siya. Ayan. Ayan, diba? So, bali itong Angeli SF na to is naka-islab sila. Yung pinaka-permit naka-islab. Ayan. So, yung iba nating kaibigan is pumasok. Kasi bukas, tsaka sa 1 and 2, wala yata kaming pasok. Ayan. Bali, ito ang ating kuha dito. Medyo madilim. Ayan. Konti lang din yung pinakatukod. Ayan. So, kanina umulan, medyo kinabahan kami kasi baka sobrang lakas o kaya malalaki yung patak. Baka magkaroon ng problema sa islab. Pero carry naman. Ang oras ngayon ay magpo 4 PM na. Wala namang ulan, walang ambon. So, carry lang. Then, sakto lang din is nabilihan ko siya ng itong orange na to. 8 feet by 16 yata yan. So, sakto lang. Kahit umambon, kanina pa naman yan, medyo natutuyo-tuyo na konti. Then, ayan nga, sinapin na natin ng yung orange na yan. Di ko alam kung ang tawag dyan eh. Parang sako yan eh, sako. Ayan. Habang hinihintay namin itong matuyo itong islab, dito muna kami sa loob gagawa. Yun naman yung sabi ko sa may-ari. Samantalayin namin maganda yung panahon. Unahin namin yung pinaka-extension. Then kung umuulan, dito kami sa loob. Yung pinto nila dito sa may sa phase 5, maganda pa eh. Unlike dun sa phase 3 na ginawa namin. Kasi yung pinto nila may mga parang tinusok-tusok o parang inanuhan ng mabigat na matigas na bagay. Nagkaroon ng mga tusok-tusok. Dito may isang piraso lang. Ayan. So, bali yung semento natin is konti na lang. Ayan. So, partial lang naman yan. Magdadagdag pa tayo. Just in case kulangin, malalaman na natin kung ilang piraso na lang din talaga yung i-add natin. Ayan. So, bali yung CR nila, stay lang muna. Ayan. Nasinsealed na siya, natanggal na yung mga accessories. Ayan. Bali, hinihintay na lang natin yung ating tile setter para dito na siya mag-tiles muna sa CR. Then, ito yung pinaka-pinto na gagamitin nila dito sa CR. Ayan. Bali, ito. Aluminum siya. Ayan. Aluminum siya na 70 ang sukat. Ayan. Ayan,
Ito yung mga hard duplex na gagamitin natin pang partition chucky sa misa taas. Ayan. So, bali dito napansin ko may, ayan, may moist. Ayan. Usually, dyan talaga ang pinakatagas niyan. Ayan. So, pag nag-waterproofing tayo, madadamay na natin yan. At saka dito pa sa part na to. Ayan. So, makikita nyo, may mga moist, mga tubig-tubig. Ayan. So, okay naman tayo dito sa taas. Bali, ayan. Nagsiset up na sila para sa kisame. Ayan. Sakto lang din is maaga nilang natapos yung pagbuhos ng pinaka islab. Then, ayan, continue na sila dito sa taas. Maglatag ng pinaka mga metal parings, mga wall angle, then yung insulation foam. Ito meron ditong moist, ayan, no. Usually, dyan talaga yung mga sakit-sakit niya, yung mga sa may mga dulo-dulo, sa may mga flashing-flashing. Ayan. Bali, check na lang natin yan pag nag check natin yung pinakabubong ni Lumina. Pag naglagay tayo ng Bulkasil. Pero, once na nag-apply tayo ng skim coat, kahit paano, malilesin niya yung pagpasok ng pinakatubig. So, observe na lang natin yan while gumagawa. Maganda nga rin na umuulan. So, same routine. Insulation foam na double, tapos ang pang-ipit natin is alambre. Ayan. Mas mura, mas madaling i-install, mas matibay ang alambre para hindi lulundo ang pinaka-insulation. So, after nito malatag ang para sa kisame, si Ray naman ang mag-wiring yan. Ito yung kanilang mga panel. Ayan. So, ingatan lang natin dito. Ayan yung kornisa. Maglalagay tayo ng kornisa dito. Ayan. Bali dito may instruction naman na si Sir. Apat na pin lights. Isang center light. Dalawang kwarto. Ayan. Tapos meron tayong pinaka hallway dito. Inuna na namin yung hallway, itong pinaka railings dito para in case na mag tiles kami. Ayan, nakapag welding na kami. So, continue lang yung paglalagay nila ng mga parang bracket, parang support sa pinaka kisame. Ito, maganda yung kakalabasan nito kasi dalawang kwarto lang, same time, merong hallway. So, yun nga sabi ko, bago to sa aming pinaka-renovation, ayan. So, bali, ang partition nito hindi natin isasagad kasi nga may railings dyan, ayan. So, pagdating ng araw, pwede silang makapag-access dyan sa may tabi ng bintana. Ayan, pag pwede na natin galawin yung ating extension sa likod. Kahit naman may pinaka railings, hindi naman liliit yung kwarto eh. Kasi malaki pa rin talaga ang SF. Ako hindi ko iniisip na liliit yung pinaka kwarto. Para sa akin, mas bongga nga pag may pinaka hallway. Parang hindi masyadong masikip pag umakit ka ng hagdanan. So, mag-aabang tayo ng wirings dyan para sa hallway at saka dito sa may hagdan. Yung paglalatag ng mga metal parings, medyo matrabaho din. Pero kung alam mo na yung pinaka-setup, alam mo na yung galawan, madali na lang siya. Bali, after nila yan magbuhos kanina ng para sa islab, ayan o, halos matatapos na nila yung pagkikisame. So, bali kami, alam na namin yung pinakabilang niyan, kung ilang piraso yung magagamit, ilang wire ang magagamit.
ilang flexible, ilang insulation. So, bali, may diskarte na kami dyan. Kaya, dun sa may mga unit dito sa Lumina, pwede nyo akong i-PM, pwede kayong mag-inquire sa amin. Mas pabor kasi taga rito lang kami sa Lumina Tansa. So, kung gusto naman nyo itong pinaka-railings natin, pwede nyo naman yan, pwede naman natin yan i-add sa paggawa nyo. Bali, ang ipoprovide namin na space dyan is 60 centimeter na katumbas siya ng isang 60 by 60 na tiles. Ayan. Tapos dito na yung magiging partition natin. So, ang bongga na ito pag nalagyan na natin ng pinaka-partition. Bali, yung may-ari naman is in case na kailangan namin siyang makontakt. Pwede. Actually, nag-PM kami ng may-ari. So, kung may itatanong ako sa kanya, pwede naman niya kaming puntahan. Ayan. Bali, ayan ang kagandahan ng pang may hallway. Maluwag tingnan pag akyat sa taas. Tapos ayan, magagamit mo pa yung pinakabintana dito sa may hagdan. Kung lalagyan mo yan ng kortina, madali mo lang siya mapapalitan. Bali, ito yung islab nila dito. Ayan. So, okay naman na siya. Walang ulan. Bali, yung rib type, yan muna yung ginawa naming pang bubong para kahit umambon, umulan, ayan, natakpan siya. Tapos, ito yung kulay orange na parang sako. Sakto, nakabili na ako neto sa Lazada. Medyo mahaba rin pala siya. So, sakto lang din, nagamit namin siya dito sa unit ni Sir. Problema rin kasi pag umulan, tapos bagong buhos pa lang yung pinaka-halo. Ayun, problema yun. So, matatapos na nila yung pag-alagay ng pinaka-bracket para may tibay yung pinaka-kisame. Then, siguro yung next naming ang next nang gagawin dito is wirings. Yung pinaka-taas na ito, bali, ayan, yung pinaka-taas ng kisame is gumamit kami ng level hose. Ayan. Bali, ayan yung pinaka taas niyang pinakakisabi nila. Level hose yung kanilang ginamit na pangsukat. So, sakto lang din yung pinakataas ng kisame. Hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Sakto lang din talaga. Bali, next na ipapagawa namin dito is ipapasinsin na namin yung pinaka-flooring para sa pag-i-install ng tiles naman. Ayan. So, after ng kisame, ayan, magta-tiles muna tayo bago tayo mag-partition. Para yung pinakagawa natin is tuloy-tuloy lang, di ba? Bali po bukas, and 1 and 2 wala po tayong gawa. Pahinga na rin po. Then pag-alala rin muna sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, yung mga wala na. So ayan, pwede tayong magpadasal, mag-relax, magpahinga syempre. So kita-kitsa lang po sa baka po ang resume namin is sa November 3. Ayan. Bali, mag-update na lang po tayo. As long as maganda yung panahon at nakapag-continue na po tayo ng ating pinakagawa. Ayan muna po yung update natin dito sa
Angeli SF 54 square meter dito sa Lumina, Tansa.